Mga naratibo mula sa Mimaropa, tampok ang buhay na panitikan sa iba't ibang wika ng isla at kapulungan. Si Mirna Paunil sa detalye. Mga naratibo mula sa rehiyon, tampok ang buhay na panitikan sa iba-ibang wika ng isla at kapulungan. Sa pagitan ng buwan ng mga sining at panitikan, idinaos ng National Committee on Literary Arts o NCLA, ang panitikan ng panunduman, Klima, Kwerpo, Kolika, Reading the Regions 2023 sa Pangasinan Kamakailan. Sa bahagi ni Abad, sa kanyang talumpati, Reality, Language, and Poetry, kapag nagbabasa, nakakapag-isip, at nakakapaghiraya kung kaya walang wika, walang alaala, kasaysayan o kultura. Binigyan naman ni Almario sa kanyang susing pananalita, muling pagkathan ng politikang regional, kinakailangan maging bahagi ng buhay at kultura ng kasalukuyan, ang politikang nasa iba-ibang wika, hindi lamang iniipon para sa museo at sinupan. Ang isang panel ay pinadaloy ang pinuno ng NCLA, si Niles Jordan Ruiz, kasama ang mga lokal na manunulat, kagaya ni na Dr. Maro Flores, at nagkaroon din ng pagbabahagi sina Professor Igay Samar, Rene Boy Abiba, Mark Joseph at Rapal at EJ Bulata, kasama ang iba pang tanyag na manunulat sa rehiyon at bansa. Nagpilit ang programa sa pamamagitan ng pasasalamat ni Dr. Juliet Malyari na dating pinuno ng NCLA mula 2020 hanggang 2022. Ayon sa kanya, magsaysayan, hindi malilimutan, makabuluhan ang naganap na gawain sa Pangasinan. Samantala, sa darating na buwan ng panitikan sa Abril, ay magkakaroon ng iba-ibang gawain ng Komisyon sa Wikang Pilipino, KWF, kasama ang mga katuwang itong Sentro ng Wika at Kultura, SWK, sa mga rehiyon, bayan at lalawigan. Magkakaroon ng paglunsad ng sine na ayon kay Kid Talaba, ni May Morales Doris sa Sentro ng Pangkultura ng Pilipinas at ang Banua at Layag naman ni Axel Togano ay magkakaroon ng lunsad aklat sa Abril 30 sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Ako si Lina Paunil para sa Radyo Aguila, matatag, matapang, matapat.